Oh, muli magandang umaga po sa inyong lahat. Narito muli ang Pinoy Food Recipe. Tayo po ay magluluto ng isang, kung tawagin dito po sa Batangas, ay pangalis umay. O sa English po ay appetizer. Magandang kahalo po nito pag ang ulam nyo ay adobo, yung pong mamantika na karne. Lalo po kung may apretada, kaldereta, ito po ang magandang second food na ika nga sa amin dito sa Batangas ay pangalis umay. Narito po ang ating ingredients. Unang-una, itong hindi po basta kalabasa, kailangan po ay mura. Kung tawagin dito sa amin ay buko, hindi po buko ng niyog, yun po ay buko. Kalabasa po yun. Mga sangkap po ay nandito, carrots, bell pepper na kumari po ay pula. Pwede po ang berde, pero mas maganda po ang tingnan ng pula. Tapos, luya, bawang, asukal, at suka. Ayan, ang una po natin gagawin ay po, ihiwan muna ang kalabasa at atin pong iiti din. Maya-maya po, ipakikita ko kung pagka naalis ko na po itong mga sangkap na ito, nalinis at saka na gadgad na po itong kalabasa, ay di pakikita ko po sa inyo kung paano ang patamang pagluluto. Kadalasan po, ang ginagawang atsara ay papaya. Pero ang papaya po, kaya mas maganda itong kalabasa ay napakat mas madali pong lutuin. Hindi na po kailangan pag nagadgad po, diretso na ang pagluluto. Hindi katulad ng papaya, yung po ay pinipiga pa para siya maging makunat. Ito pong kalabasa, dahil kung ganito mura, na kung tawagin niya dito sa Batangas ay buo, ay napakadali pong lutuin. Ang lasa naman po ay, pag natikman nyo, ay napakasarap. Kaya ano, ito ay talagang mapapalaban ang natin. Maya-maya po, pag naiwan natin, nahanda ito. Kaya atin ay pakikita kung paano ang pagluluto. Tapos, tinitid na rin ang carrots, isa sa ating ingredients, at tapos halo-halo natin para pantay-pantay halos ang kulay ng medyo yung kalabasang maputi ay magiging mamula-mula at ang maganda naman tingnan. Painit na to ng kawali, at tapos pag mainit na ating kawali, lalagyan na natin ang ating suka. Tapos ilalagay natin ang ating luya at bawang. Hindi ka super asim yung inyong ano? So dyan din, kung bagay naman yung normal na suka, gaya hindi kadami? Tapos lalagay natin ang ating asukal na pula. Preferably, mas maganda ang asukal na pula kaysa puti. Nagkakapapangagaw ang asim at saka ang tamis. Kaya nang bahalang tumitin na inyong panlasa kung ano. Kung gusto niyo mas maasim-asim o manamis-namis. Pero actually, ang atsara ay ang templada ay yung nagpapangagaw ang tamis at asim. Hindi masyadong matamis, hindi masyadong maasim. Kung tawagin itatap-tapan lang ang templa. Tapos, yan o, ilalagyan natin ng konting asin. Ang asin po ay konti lang, huwag ninyong palalasahin. Mayroon po yung may konting asin. Halu-haluin natin ang ating
masyadong magpapakalapit sa awali pagka hinahalo ang buwan, ang suka, at dahil pag nasa ng hapunin nyo ang amoy nito, baka kahimabahin. Dahil matapang ho ang amoy ng suka at ng luya. Yun o, ginagano natin ang ano, ang suka at luya at saka bawang. Na siya. Natunaw na yung natukan. Tikman natin kung at nga tingin nyo luto na ang chili ang luya at bawang, pwede na po natin ilagay ang ating ginagad na kalabasa at carrots. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng atsarang kalabasa. Maya maya po pag naluto na ating matitikman, kung kayo po ay magluluto, ay diyan mo po ninyo malalaman na kahit hindi piniga, kaya ganyan nga po kasimple ang ano, ay makunat ang pagka, hindi katulad nga sa papaya. Papaya po, kailangan pinitiga. Napakahirap po, lalo kung marami. Ang kadalasan po, ang ginagawa ay nilalagay sa net bag, at iitipin pa sa bangkok, dalawang bangkok, isang sa ilalim at isang magkatuwang pandalawang tao ang mag-iipit. Kaya samantalang itong kalbasang ito, ayan, pag nagagad ninyo, nalagay na agad sa kawali at naluto, ay siya, ready na ho. Napakadali na ang paglutuin. Kaya naman lasan ito, ready, nasa sa inyo na. Basta yun no, pinakita ko na sa inyo ang ingredients ng ating atsara. Chili dahil malapit na po siyang maluto. Chili ang pula. Pwede rin naman ang verde pero mas maganda ang pula. May pampahola, pampabaho at saka pampaganda ng tingnan din. Ito, almost ready na po itong ano. Punti na lang. Patay na lang.
yan. Finish product na po yan. Tapos na po ang ating atsara. Pwede ready to serve na.